Hi guys, welcome to my first ever official vlog dito sa aking Jobs Papa bike vlog. And today, i-review natin ang Q4 Samurai Smart Bike Taillight by Rock Bros. Pero syempre, bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification button. So, okay. Ito na, dumating yung parcel natin. Buksan natin, galing to sa Lazada. Okay. Lazada. Okay, ito yung laman ng ating parcel, yung ating Smart Bike Taillight. Pinakita ko na ito nung nakaraan sa TikTok video ko pero wala pa tayong full review nun. Ano lang yung partial review. So, ayan nga, okay. Samurai Q4 Smart Bike Taillight by Rock Bros. So, ano laman? Nasa box. Buksan natin. Okay. So, sa loob, merong kasamang manual na may nakasulat in Chinese and in English. So, English sa likod, Chinese. So, bukod dun sa instructions niya, meron ding mga illustration. Okay? So, madali nating malalaman kung paano i-install at gamitin. Okay? So, sa box, may kasama siyang, yun nga, yung mismong unit, ang Samurai Q4 Smart Bike Taillight. Ang pangalan ng Rock Bros. Ayan. Okay. Tapos yung kanyang body, para siyang carbon. Tapos yung kanyang, eto, meron siyang USB port kung saan din yung siya i-charge. Type-C. Type-C ang kanyang charger. Okay. Yun. Tapos, ito ang kanyang anong tawag dito? Kanyang saddle bracket. Ayan. May saddle bracket siyang kasama. At meron siyang kasamang seat post strap bracket. Ito, nandito. Ayan, magkakasama sila. Okay, so ito yung strap niya. At ito yung seat post bracket. So, itong isa, saddle bracket. Itong isa naman, seat post bracket. Kasama ang kanyang seat post strap. Yon. Okay. Tapos, may kasama siyang ito, plastic strap, apat na piraso, para dun sa saddle bracket, pag kinabit nyo. And, meron din siyang kasamang, yun, yung kanyang USB cable charger, Type-C. Yan, Type-C siya. Okay? So, ano ba ang mga features nito? Sabi dun sa ad na nakita ko, meron siyang limang klaseng mode. Yan. Okay? 1, 2. Oh, sorry. Yun yung isang ano niya. 3, 4, and 5. Yung steady. So, ngayon, kaya siya tinawag na smart taillight is dahil pagka matagal na siyang naka standby, walang movement na nadidetect yung taillight, kusa siyang mag-off. Yun. Yun yung isang features kaya siya tinawag na smart taillight. And meron siyang features din na pag huminto ka, nag-brake ka, is biglang magbabright yung light niya. So meron siyang effect na para kang gumagamit ng brake light ng mga sasakyan. Gaya nito. Yun, 3 seconds po yan. So, kunyari, umaandar kayo, bigla kayong pumreno, yun, bigla siyang magbabright ng 3 seconds. So, lagyan natin sa ibang mode. So, ito yung ibang mode niya. Yan. So, kunyari, ayan ang ginamit nyo, okay? Tanggalin natin yung sticker. So, ayan yung ginamit nyong mode. And, umaandar kayo. So, bigla kayong huminto. Kunyari, ayan, umaandar, biglang huminto. Yun. Okay, so, tingnan natin ang nakaharap.
Yun. So, mapapansin kayo ng kung sino mang sasakyan o nagbabike din o nakamotor na nasa likod nyo na pumipreno kayo. So, lagyan natin sa ibang mode. Try natin, ha. Number 2, yan. Tingnan natin. Kunyari, uma-under kayo. Bigla kayong huminto. Ah, sorry. Yun. 3 seconds yan. Okay. So, one more. Oh, umandar, pumreno. Ayun. Okay. So, sa mode number 3, try natin. So, ayan yung mode number 3. Tingnan nyo. Okay. So, umaandar kayo. Biglang pumreno. Umaandar, pumreno. Okay. Nag-bright. So, ibig sabihin, makikita, malalaman nung nasa likod nyo na nagpepreno kayo. So, magpepreno din sila, di ba? So, smart bike, taillight talaga. Maganda. Tapos, magaang siya. Magaang. And, hindi lang siya magaang. Maganda talagang tingnan. Okay? And, nag-video ko nito gabi, madilim. Sobrang bright niya. Pero, hindi siya nakakasilaw. Pansinin lang. So, safe talaga pag ginamit nyo kasi talagang mapansin kayo ng mga sasakyan o ng mga motorista o mga kapwa bikers natin na sumusunod sa atin, nasa likod natin. So, timbangin natin kung ano ang weight nito. Kasi may mga mga siklista na kaibigan na gusto nila magagaang din yung accessories kasi gusto nila magaang yung bike nila, okay? So, timbangin natin kung ilan ang total weight niya. Okay, so timbangin na natin yung mismong unit lang kung ilan. So, 23 grams. Napakagaang niya. No? Isama natin yung bracket. 28 grams lang. So, ganyan lang siya kagaang. So, baliwala. Hindi makakabigat sa inyo yan kapag ginamit nyo. Ngayon, testingin natin yung isang bracket. Pagka yun ang nakakabit. Yung seat post bracket. Kung ilang grams. Okay. 24, 28. 36. So, mas mabigat pagka yung seat post bracket ang gamit nyo, no? Pagka yung ano lang, yung saddle bracket, total lang siya ng 28 grams. So, gamitin nyo na yung saddle bracket. Tsaka maganda rin siyang tingnan actually pagka saddle bracket ang gamit nyo. Yun. So, yun nga guys, ano, na tingnan na natin yung timbang niya. Napakagaang lang. 28 grams lang kasama ang saddle bracket. So ngayon, time to put it to the test. Tingnan natin kung ano itsura niya sa bike and ano itsura niya kapag ginagamit mo siya sa gabi o sa dilim. Okay, tara! Okay guys, so abit na natin para matest natin ngayon. Huwag na nai-pride tayo. Tanggalin muna natin itong ating old bike light na Rock Bros. Okay, kapit na natin. Yun. Testing, buksan natin. Yun. Okay guys, so testing natin. So, ayan yung mood niya. 2, 3, 4, 5 modes. Okay, so testing natin yung sa unang mode kung yung pagiging smart light niya ba igagana. Yun! Pag pumreno, di ba? Okay, ilagay natin ulit sa pang mode. Okay! Ayos! So, sa third mode, tingnan natin kung gagana. Okay, brake light talaga. Okay. Ito naman, tingnan natin kung gagana. 1, 2, 3 seconds, tama. Okay, ito yung huling mode niya. Gumagana pa rin. Okay, 3 seconds daw yan. Sabi dito sa ano niya, sa explanation doon, sa Insta, sa details niya. Yun. So, yan ang ating bagong Q Samurai daylight. Smart daylight. Okay, let's go!